Hall of Famer. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin Mr. Joseph Cruz! Good morning! Good morning! Okay lang po ba kayo? Yes! Grabe, ang bango natin. Okay. Question, sino po bang first timer? Meron pong first time? Yung hindi pa member? Okay, ang tsatsagaan nyo naman, nagtsaga kayo. Okay, kasi di ba typical pag ganitong training, normally ang uma-attend is mga tama nga, ang init. Pwede nung tanggal ng coat, no? Yes! Huwag kabibili ko lang nito eh. Hindi ko, first time ko sana gagamitin yun, kaya lang init. Anyway, papakilala po muna ako ng kwento. Context. My name is Joseph Lim. I'm into AIM for almost 8 years. 8 years ko na po itong ginagawa. And sobrang ganda kasi sa dami po ng naging experience ko sa iba't ibang tao na nakilala ko at nakasama ko, nakita ko gaano kaganda ang network. And mamaya explain ko po sa inyo bakit kailangan nyo mag-networking, anong pwede mangyari sa inyo pagdating ng oras, at kung ano man po nararanasan nyo ngayon, normal po yun. Okay? Now, ang kulit pala, parang mga alitap-tap na ang kulit, tingnan ako pumayipay nyo. Okay? Now, mag-uumpisa tayo syempre. Sa pag-network, ang topic ko po, sabi nga, normally halos once a year ko itong ginagawa dito sa head office, pero sa iba't ibang lugar, halos madalas ko rin itong gawin. Now, ang topic natin is NDO. When I started in doing network marketing, this is my favorite subject. Nung nag-networking na ako, gustong-gusto ko kasi tatatlong subject lang pag-aaralan mo. OPP, Product Demo, NDO. Sa school, ang dami mong subject na pinag-aaralan, tapos hindi mo makukonek kung saan mo siya gagamitin pag nakagraduate ka na. Now, ang kagandahan dito sa new distributor orientation, even if you're not doing network marketing, kaya itong makarelate sa buhay ninyo. In short, mas makakatulong to for you to become a better person para mas makita mo yung positive outlook ng buhay. Okay, now, magsisimula tayo sa lahat. Bakit may mga taong sumasali at bakit may mga taong hindi sumasali sa networking? Okay, umpisa natin ito sa walang kamatayang fear. And bago ko makalimutan, buti na lang naalala ko, may binilin po sa akin. Nandito po ba yung mga grupo ni Marco Malyari? Uno sa lahat. Okay. Now, sabi ng apply nyo, makinig daw kayo sa akin. Now, anyway, balik tayo dito. This false expectation appearing to be real. Ito yung mga takot na kaya siya nagiging takot is normally, naglalaro lang naman sa utak mo. Marami sa atin, may mga nagtatanong sa akin, Aplen, anong gagawin ko para maging katulad nyo kami? Or maging katulad ko kayo? Guys, for you to become successful sa pag-network, hindi mo kailangan gayahin yung journey mo sa kalibang tao. Ang pinaka-importante is talungin mo lang kung sino kakahapon. It's already enough. Parang ganito, kung dati nakikinig ka dyan, tapos sunod, inutusan ka na mag-erase ng whiteboard, achievement tawag doon. Kasi dati nga, nanonood ka lang, hindi ka pa part ng group, ngayon part ka na, achievement yon. Kasi the moment ang goal mo agad, kumita ng maraming pera, ang magkaroon ng kotse, umaman, yun ang pinakamababaw na reason, at karamihan tao, pag yun ang naging reason mo, yun ang unang-unang nawawala sa ganitong business. Okay, now, dito sa false expectation appearing to be real, mawawala lang to. Okay, syempre pag sinabing trinay mo. Pero ang fear, meron siyang kakambal na doubt. Lahat tayo, anything na first time mong gagawin, lagi itong magkakambal na dalawa. Then, para mawala to, anong dapat niyong gawin? Subukan nyo. Now, parang ano yan eh. Sino dito ang, parang puro kabataan na. Ito na lang, tita. Ano pong pangalan nyo? Luz, may tanong ako sa'yo. Naalala mo yung first kiss mo? O, naalala. Ilang taong ka nun? Hindi mo nakalala. 17, okay. Now, anong naramdaman mo na first na ginawa mo yon? Kinabahan. Okay, imagine mo, I'm sure lahat tayo ganun. Anything na first time mo siyang gagawin, kakabahan ka talaga.
Ako yung hindi ko makalimutan yung first kiss ko kasi nasa loob po kami ng tricycle. Okay? First year high school ako that time. Galing kaming, nagsimbang gabi kami. Nung pauwi na kami ng bahay, di kasama ko yung ex ko. Sabi, kinalabit ko. Sabi ko, uy, makis. Siyempre, di ba, pagbata, nagpapaalam. Sabi ko, pakis naman. Eh, lumingon sa akin. Kinabahan ako nung sagot. Kasi paglingon, gumanon. Eh, ang problema, kasi ako, I'm expecting na tatanggi. Na siyempre, parang, ayoko, parang ganun. Eh, umuo. Ang problema ko, hindi ko alam nga gawin ko. Kasi first time, wala naman first time na magaling ka. Basta ang sabi nila, pag ganun daw, di ba, pipikit. Di pumikit ako. Problema, wala akong makita. Sabi ko, madilim pala. Okay, isa pa naging problema ko, hindi ko alam kung hihigupin ko, sisipsipin ko, di ba? Wala akong alam kung anong gagawin. Basta pagpikit ko, tinansya ko na lang kung nasaan siya, umarap ako ng ganon, tapos parang hinarap ko yung ulo niya, tapos nung magdampi ang aming mga labi. Okay. Now, nung pagdampi ng ganon, smack lang naman po, bata pa eh. Okay, pag-kiss ng ganon, sabi ko, ah, ganon lang pala yung kiss. Kasi nung hindi ko pa siya na-experience, ang daming kwento. Kay tamis ng unang halik. Parang nakakuryente. Parang lumilipad sa lahang. Di ba ang daming ganon? At kinakabahan pa ko that time kasi ang paniniwala ko, pag nag-kiss ang babae at lalaki, mabubuntis yung babae. Di ba kasi sa mga TV before, nung nanonood pa po ako ng TV, di ba pag sa mga may scene na nagkikiss, di ba pagkas-kiss, hihiga. Pagkahiga, buntis na. Di ba hindi na pinapakita yung actual. Kaya I'm thinking na ganun talaga yung nangyayari. Then only to find out na hindi naman. Now, yung first mo, nakakatakot. Nung inulit mo, nababawasan yung takot mo. Habang paulit ng paulit, sumusunod, hindi ka na natatakot, nag-i-enjoy ka na. Ganun din sa pag-network. Sa umpisa, nakakatakot kasi makatawa naman tong isa na to nung nag-i-enjoy ka na. Di ba talaga? Okay. Now, parang networking din po yan. Nung first time kong punta dito, nakakatakot din. Bakit? May kilala ba ako? Anong gagawin ko pag nasa office na ako? Kaya ang pinaka-importante nga sa lahat para sa akin, antayin mo ang downline mo maging at ease sa business. And hindi siya nangyayari instant. Kailangan mo siya bit-bit na samahan sa office, ipapakilala sa mga tao, hanggang maging at home siya. Pag nagiging at home siya, mas magiging madali yung pagtatrabaho niya. Okay, now, dito sa try na to, doon na siya nawawala, doon na nasasagot. Now, after try, ito na ang pinaka-importante at pinaka-gusto ko sa lahat is bakit mo siya kailangan gawin. Number one, meron akong mga sarili kong reason bakit ko siya ginagawa. Pinakamaganda akong reason ngayon, this is trend. Anong ibig sabihin ng trend? Uso. Pag uso, wala kang choice. Sumabay ka or hindi, talagang kailangan mong sumabay. Pwede kang tumagal na hindi ka sasama, but end of the day, magiging part ka pa rin. When we started, alam nyo ba nung nagsimula kami 8 years ago, pag nagsiseminar kami ng ganitong oras, ang attendees namin mga 10-20. Ngayon, ilan na? Tingnan nyo sa inyo, hindi na tayo magkasya, dami pang tao sa labas. Now, bakit siya nagiging trend? Kasi guys, sa law of supply and demand, pag maraming supply, nagiging mura. In short, parang asin. Since lahat ng dagat meron asin, na mura-mura yung asin. Okay? Parang bato, ganun din. Ang daming mga bato kung saan-saan, kaya nagiging mura. Diamond gold, bakit siya mahal? Kasi kukunti lang. Now, ano ang oversupply sa panahon natin? Unemployed. Ang daming walang trabaho. Since maraming walang trabaho, kahit mura ang sweldo sa isang empleyado, okay lang. Bakit? Ang daming pwede mag-apply ulit. Okay, now, ano ang point ko, guys? Ang kagandahan ng networking, mayroon siyang economic proof. Pag nag-boom ang isang industry, isang, sabi natin, nag-boom isang country, pag nag-boom siya, ibig sabihin, maraming pera. Pag maraming pera, maraming bibili ng products. Pag ang country mahirap, katulad ng Philippines, isa sa, kumbaga, hindi tayo ganun kayaman na country, kahit mahirap tayo, maraming gusto mag-networking kasi maraming gusto kumita ng pera. In short, kahit saan ang status, maging boom ang country, maraming bibili. Pag ang country mahirap, maraming mag-join sa networking at maghahanap ng pagkakitaan. Yun ang isang pinakamaganda dito. Trend, okay? Number two, this is the big money versus small money. Now guys, napaka-importante to. Bakit? Nung nakita ko to, dito lalong parang sinabihan ako na lalong talagang hindi ako maging empleyado. Why? Question, sa sweldong 20,000 na lang per month, malaki o maliit?
Sinong si may hindi ba member na lalaki? Sino pong hindi pa member? Pwede pong part as naman. Eh, member na kayo? Hindi ba kayo member? Ba't ganyan suot yung damit? Okay. Sina pa? Ito na lang. Bro, ano pangalan mo? Jimmy. Jimmy, tatanungin ko sa'yo. Ang sweldong sabihin na lang natin, 30,000 per month. Malaki, maliit? Para sa inyo, malaki o maliit? Okay. Jimmy, may pangarap ka ba? Kung mangangarap ka ng kotse, magkano ang budget mo ng isang kotse? Anong millions? 1 million, 2 million, 3 million? Ah, 1.2. Okay. Kung magkakaroon ka ng bahay, Jimmy, magkano ang budget mo? 4 million. Okay. Kung savings, Jimmy, magkano ang gusto mong savings? $20 million. Okay. Total, ang pangarap ni Jimmy, magkano? 25.2. Sige bro, upo ka lang. Thank you. Now, kung 30,000, malaki o maliit? Maliit. O Jimmy, para sa'yo, anong malaking sweldo? Na medyo malapit sa katotohanan dito sa Pilipinas? 25. Ang ganda mo naman kausap yung 30, maliit lang, 25 pa. Lakihan mo naman ang 30. Sabihin 50 oh, buo natin 50. Malaki o maliit, 50. At I'm sure sa room na to, iilan lang pwedeng kumikita ng ganitong halaga. Okay? Sabi, wag nang isama yung mga taga eh, kung nagtatrabaho lang. Now, question, yung 50,000, buo ba yan makukuha ni Jimmy? Kakaltas na natin ang tax. Okay, magkano ang tax? Sabihin na lang natin, 5,000, okay? Because of the 10%. Magkano ang budget mo, Jimmy? Kung 50 mil kinikita mo isang buwan, magkano ang budget mo per meal? Kung kakain ka, isang meal, magkano gastos mo? Teka lang, si Jimmy kausap ko. Okay. Jimmy, magkano? 150 per meal. Okay, di ibig sabihin, meron kang 450 pesos per day. Okay, ito times natin ng 30 days, ilan? 4,000. Ilan ba lahat? Hindi na marunong mag-compute eh. Almost 15. Average na, tama ba? Ay, 13. Sabihin natin 13,000 food. Kuryente, tubig, renta ng bahay, mga magkano estimate mo? Magkano? 6,000. Okay. 6,000, sabihin natin kuryente, tubig, bahay. Okay. Bro, may girlfriend ka? May asawa ka na. Okay. Nung, sabihin na lang natin, pag mag-date kayo ng asawa, magkano budget mo? Bakit pag asawa na ba, hindi na ba dinidate? Hindi ba dapat dinidate pa rin? Magkano budget mo? 500, isang date. Okay. Sabihin na lang natin, apat na beses silang nagdidate. Grabe ka naman ng 500. Sa makakarating mo. 500 times 4. Kasi 4 times siya nakikipag-date. Ang sogo. Yan ibig sabihin kasi, 500, manood ka lang ng sine. Magkano pa panood ng sine? Almost 200. 200, 200, 400. Maghati na lang kayo ng popcorn. Diba? Sabihin nila yung 2,000 sa date niya sa wife niya. I'm sure iba po ang date ng tropa sa date ng asawa or karelasyon. Pare, pag nagdi-date kayo ng mga barkada mo, magkano ang budget mo? Teka lang, siya ang nakausap ko. Magkano? Ha? Malaki. Ano yung malaki sa'yo? 1,000. Okay. Nakita niyo na po, mas mahal talaga ng lalaki ang barkada nila kaysa sa asawa nila. Okay. 4,000. Okay. Now, kung iisa-ising ko pa dyan lahat, ano yung pangklaseng kaltas? SSS, GSIS, PhilHealth, pabango, pamasahe, so on and so forth. Now, eto na lang, kumpitin natin lahat. Magkano yan? Magkano lahat? 30 sakto? Okay, sabihin niyo 30. Okay, now, sabihin na natin 30,000, magkano nasisave ni Jimmy? 20. Sa 20,000, i-times na lang natin, i-round off natin, sabihin natin 10
10 times na nakasave siya dito per year, ibig sabihin sa isang taon, magkano nasisave niya? Meron siya 200,000 per year. Okay? Hindi na po masama. Now, every 10 years, magkano savings niya? Meron siyang 2 million. Hindi na rin masama. Sa 50 years, ilan ang savings niya? 10 million. Hindi na rin masama. Kaya lang, babalik tayo doon. Yung pangarap niya, hindi pa rin naaabot sa kinikita niya. Nung nakita ko to, doon ako nag-decide na bakit kailangan mag-work? Mag-work para saan? Para payamanin ko yung iba. Mag-work para saan? Para ikulong ka ng paulit-ulit sa loob ng cubicle ng trabaho mo. Pinapagalitan ka na, after kang pagalitan, dapat magkakaroon ka pa ng utang na loob kasi binibigyan ka nilang pagkakitaan. But end of the day, sinasacrifice mo buong buhay mo para isang bagay na halos walang nangyayari sa'yo. Sabi nga, what is the weird thing about sa tao? We're so busy making money, neglecting our own health, and in the end, we're going to spend all our money to save our health. Di mo dyan mo napapansin, nagsasaykle lang tayo, na nagtitipid ka para hindi ka gumastos kasi kailangan mo ng pera. Nung tumanda ka, ang dami mo ng sakit dahil sa katitipid mo, inuubos mo naman ngayon yung perang pinagkatipid-tipid mo para iligtas sarili mo. Diba ang weirdo nun? Gaano tayo ka-weirdo? Dadala ka ng kotse papuntang gym. Pagdating sa gym, magbibisikleta. Diba weirdo yun? Ba't hindi kailang magbisikleta? Huwag ka na pumunta ng gym. Di at least nakapag-exercise ka pa, hindi ka gumastos sa gym. Okay, now, maliban dito guys, ang pinaka-importante sa lahat, sabi nga, dito sa big money versus small money, this is just one illustration, if you're earning 10,000 per month, sa loob ng isang taon, magkano lahat? 120,000 per year, okay? Sa loob ng 30 years, ilan lahat? Meron ang 3.6 million. Medyo okay ang 3.6 million. Pero ito ang pinaka-pinapoint namin lagi. What if itong zero, itakbo mo dito? Meron kang 100,000 per month. Sa isang taon, meron kang magkano? 1.2 million per year. Sa isang, sa 3 years, magkano lahat? Pareho. Anong pinagkaiba? Guys, if you're going to do networking, especially AIM, ang sinisave nyo po, hindi naman po actually pera, it's the time. Sabi na lang natin, 10,000 sarado para tayong kinikita. At least meron kang 27 years na pwede mo pang gawin or maghanap ka pa ng ibang source na pagkakitaan. Now, ito, meron ako isang kwento sa inyo. Meron isang mayaman na tatay, yung anak niya, pinag-apply niya ng work. This is a true to life. Sabi niya, anak, mag-apply ka nga ng trabaho. Ngayon, habang nag-apply yung bata ng trabaho, natanggap siya dalawang trabaho. Yung isang sweldo niya, 50 mil isang buwan. Pero nagtatrabaho siya almost 10 to 12 hours per day. Yung isa naman na trabaho, natanggap siya, ang sweldo niya, 5,000. Pero ang trabaho niya, 3 hours per day. Now, tinanong niya yung father niya. Father, saan ako anong trabaho tatanggapin ko? Yung una na 50,000 per month, pero almost 10 to 12 hours ako nag-work. Or yung 5,000 per month, pero ang trabaho ko is almost 3 hours per day. Kung kayo tatanungin ko, anong tatanggapin nyo? Ano? 5,000. Okay, pero yung totoo. 5,000. Diba? Normally, it will be the 50,000. Bakit? Ang laki. Kaya lang, alam mo sabi ng tatay, tanggapin mo yung 5,000 per month na 3 hours per day ka lang. Sabi niya, bakit? Yan laki-laki ng 50. Mas maganda na tanggapin mo lang yung 5,000 kasi sa 3 hours per day, meron ka pang at least 10, o sabi na natin, meron ka at least 10 hours na pwede ka pang maghanap ng ibang opportunity na pwede kang kumita na mas malaki pa si 50 mil. Pero pag yung 50 mil, ang tinanggap mo, buong buhay mo, matatali ka na lang doon kasi after ng work mo, mapapagod ka, kailangan magpahinga, kailangan mo ulit pumasok sa trabaho, and so on and so forth. Kayo, nasaan kayong status pag gano'n?
guys, be very careful kung anong decision ginagawa nyo kasi yun, grabe ang magiging effect na yung dalawang term. Okay? Now, maliban dito sa big money versus small money, number three, ito ang pinakagusto kong part sa pag-network. Kayo magiging boss. Ano ibig sabihin ng boss? Pag nag-uumpisa po kayo sa pag-network, ganito po kalit kita nyo. Yung work nyo, sobrang dami. At pati time. Ano yan? Yung work, ikaw nagpapalap sa prospect mo. Ikaw pumupunta sa bahay nila. Ikaw nagpipresent. Uma-attend ka ng ganito. Ang init-init na. Malamang, hindi ka pa kumakain. Maghapon ka na lang dito sa Ortigas. Yan ang tinatawag na work. Yung time mo, minsan, mga family gatherings, special moment ng family mo, instead, nandun ka, nandito ka, nagpipresent ka, nag-OPP ka. And ang kinikita mo, ang liit. Minsan, 500 na nga lang sa DTC mo, ini-incash mo pa. Di ba? Marami mo ba nakaka-relate? Okay. Now, dun sa 500 pesos na yan, dun nagsimula. Nung tumatagal, yung work mo, medyo nababawasan ng konti. Bakit? Nagkaroon ka na ng mga grupo. Yung mga grupo, instead ikaw nagpipresent, i-text ka na lang, upline. May pupunta dyan sa office, pwede ko bang pa-assist? In short, pupuntaan mo sa office, i-assist mo na lang siya. Now, yung time mo rin, hindi na ganon. Kasi bakit? Hindi ka lang minsan nag-aaral ng training. Kasi since marunong ka na rin lang naman, kahit ang ginagawa mo na lang, nag-a-assist, nag-OPP. Ang kita mo, medyo lumalaki-laki na. Ito na yung baka nag-3,000 ka na isang buwan, nag-5,000 ka na isang linggo, dun na pataas ang pataas. At there will come a time. Ito na lang yung work mo, ito na lang yung time na ini-spend mo, pero yung kita mo ganito kalaki. Guys, nandito kami yung status na to right now. When I started, dito din ako nag-start. Why? Para makapag-attend ng ganito, kailangan ko mag-travel ng 12 hours. Galing akong Bicol, sasakay ako ng ordinary bus, Chisinchud, bababa pa kami ng Pasay, then after nung pupunta dito, yung pagkain, sakto-sakto. Minsan, ultimo Jollibee, naligo. Yung alam mo yung Jollibee Pasay sa may Filtranco, diba 24 hours yun, nagawa namin dun maligo. Talo-talo na. Nanghiram kami ng tabo, mabilisan lang naligo, tapos diretso. Kasi pag maliligo lang naman, pinaka-importanting malinis ito. Tapos mukha, yun ang nakikita, yung natatakpan ng damit, okay na kahit ito. Discarte lang, okay. Now, dito sa building na to, nagawa namin maligo din sa fourth floor. Di ba yung CR dito, may hugasan doon ng mga maps. Pagpasok ng CR ng lalaki, hindi ko kasi alam CR ng babae. Pagpasok ng CR ng lalaki, may hugasan dito ng mga map. May gripo doon. Doon kami naligo. Kasi ang point na ako, ang paniniwala ko especially sa buhay, I don't care kung mag-elevator ako o mag-stairs ako. Mas importante sa akin, magagawa ko yung gusto kong gawin. In short, mas mabilis ko siya matatapos. Even mag-taxi o mag-kotse. Eh kung mas madali mag-taxi, I'd rather go sa taxi. Okay, kaysa man magkokotse ka, ang tagal-tagal. Pagdating doon, hanap ka pa ng parking, hanap ka pa kung saan pa pwesto. Unlike pag-taxi, pagdating mo, baba ka na. Now, guys, just imagine this. Dito, sobrang hirap. Maraming nag-quit ditong stage. Pagdating dito, mas lalong dumadami. Pero kung alam nyo lang na unti-unti nyo lang tiyagain, darating ang time. Right now, I'm averaging more than 100,000 per day. Mag-work ako or hindi. Tatanungin nyo, bakit nagsasalita ka pa? Guys, we're not getting paid para magsalita sa inyo. Nagkataon lang na this is my passion. Ibig sabihin passion, even if I'm paid or not, gagawin ko siya bakit. Ang sarap ng ginagawa, may nagtanong sa akin, Joseph, kailan ka mag-re-retire sa pag-networking? Sabi ko, bakit ako mag-re-retire? Hindi naman ako nagtatrabaho. Alam nyo ba, pag nasa Europe ako, nasa US, kasi minsan ang vacation namin normally pag lalapas sa malayo, mga 14 days. Kalagitnaan na mapagod na ako. Mas gusto ko mag-network kaysa magbakasyon. Mas napapagod ako mamasyal kaysa gawin to. Bakit? Ang nakapagod sa ganito, nagsasalita ka lang naman. Tapos ganun palaking kinikita mo. Darating ang time, hindi na nga to, kaya ang trabaho na minsan, kumaway na lang. Kumaway, picture. Group picture.
profile pic, diba? Yun na lang eh, autograph. Guys, imagine niyo pagdating ng oras, na ito na lang yung work nyo, anong pinakamaganda nyo? Pwede nyo ngayong balikan kung ano talaga yung gusto nyo gawin sa buhay. Magkakaiba tayo ng gusto. Nagkataon, sabi ko, ako gusto ko network. What if gusto nyo maging director? Meron ditong isa na nung yumama ng sobra, nag-aral sa Cebu sa Bigfoot. After ngayon, director na po siya ng TV5. Meron naman isang downline, ang pangarap niya talaga maging politician. Pumundo muna nung dumami pera, saka nagtumakbo sa pagiging barangay kapitan sa lugar nila, nanalo. Now, ano yung point ko guys? Magkakaiba tayo ng gusto. Pero napaganda nitong bridge para magawa mo yung gusto mo. Kasi bakit? Pag ito sinunod mo, dito ang napaka-crucial. Itong 40 years plan. Ano yung 40 years plan? Sabi nila, at age of 20 to 25, dapat meron ka ng stable na job. And para ka mag-retire, kailangan mo ng 40 years. It's either 60 to 65 ka na, dun mo malalaman kung maganda na puntaan mo or hindi. Now, magkakaroon tayo ng survey, anong nangyari sa mga taong to? Usog ko lang. Yan. 5% nang umabot ng 60 years old, continue working. May kilala po ba kayo 60 years old na nagtatrabaho pa? Yes. Okay. Parang may mga tinatamaan sa inyo. 36% namatay. Bakit? Hindi naman lahat ng tao umabot ng 60 years old. In short, hindi na nila na-enjoy yung pag-retire nila. 56% dead, broke, baon sa utang. Guys, ito ha, no offense man, pero reality. Alam niyo yung ibig sabihin ng job? Journey of the broke. Okay. Gusto niyo bang malaman kung bakit journey of the broke? Okay, bibigyan ko ng sangsay. Pag nagtatrabaho ka, lalagyan ka nila mga pako para lalo kang madiin ng madiin at madiin at hindi ka na makakaalis sa work mo. Bakit kailangan gawin yon? Eh, syempre ba naman? Eh, mas masarap na talig ka masyado dito para yung boss mo walang ginagawa. Anong, ito ang pinakamagandang panali sa inyo. Loan. Bakit kailangan ng loan? Para lalo hindi ka alis. Di ba pag may utang ka, minsan nabibigyan ng opportunity ng ganito, hindi mo ma-accept at hindi mo maintindihan masyado yung mga message kasi masyado kang iniisip yung babayaran mo. Now, itong loan na to, tingnan nyo, kung empleyado ka at gusto magkaroon ng bahay, mag-housing loan ka. Pag nag-housing loan ka, gaano katagal? 25 years. Ibig sabihin, 25 years ka na may utang. Eh, pag nagkaroon ka ng bahay, bibili ka ng appliances. Yung appliances mo, napakaliit ng down payment at napakahaba ng bayaran. Ito pinakamalala. Hindi mo pa nababayaran, sira na yung appliances. Kung hindi man masira, may bago. Di ba pansinin mo? Bili ka nito, madaling masira. Ay ma'am, huwag ka na dyan. Bili ka ng ito, pang matagalan. Tatagal to nang napakatagal, hindi masisira. Totoo, hindi nga nasisira. Pero after 1 year, pinalitan mo bakit? Hindi na kasi uso. Ang dami po sa atin, ba't ka nagpapalit ng cellphone? Hindi naman dahil sira ng phone mo eh. Nagkataon lang na meron naman bago. Hindi nyo napapansin ang Apple, anong ginagawa nila sa atin? Bibili, malaki, susunod, mini iPad, susunod yung saksakan, lumiit. Halos parehas lang naman yung nagiging pagbabago. Pero tayo naman, sunod tayo ng sunod. Hindi mo napapansin gaano ka pinapagastos ang pinapagastos. Now, maliban dito, may loan ka na. May binabayar kang housing loan. May binabayaran kang appliances, may kuryente, may tubig, yung anak mo, may kakambal, si gastos. Tuloy-tuloy, end of the day, ito pinaka-worse. After mong sumeldo ng mga 40,000, 50,000 per month, nung nag-retire ka, susweldo ka na magkano? Magkano ang retirement mo, mga 20,000, 30,000. Ibig sabihin, buong buhay nyo, nanasanay ka na ang kinikita mo 50,000, nung nag-retire ka, bilang naging 20,000, 30,000. Ito pa worse. Sabi ng iba, di okay lang naman kahit lumit yung kita namin kasi wala na rin naman kami gastos. But guys, always remember, pag ganitong edad, wala nang pinag-aaral kadalasan. Pero may isang pinag-agastosan. Ano yun?
health. Dami nang nararamdaman. Minsan, pati mga ari-arian ng anak nila nakukuha para lang magpa-opera. Okay? Susunod, 2%. Comfortable yung buhay. Ibig sabihin, mayroon din naman palang tao gumanda yung buhay nila sa pagiging empleyado. At 1% doon, wealthy. Ibig sabihin, mayroon isang porsyento na gumanda ng sobra yung buhay nila. Now, this is my question. Kung ganito pala pupuntahan nyo, 97% gaganda buhay mo, 3% hindi gaganda buhay mo, susugal ka ba? Kung sasakay ka ng eroplano at sasabihin ng piloto, "Ma'am, we have 50% chances na lalanding at 50% na magka-crash." Sasakay po ba kayo? Sasakay po ba kayo? Yes! Dito, you have 97% chances na hindi gaganda buhay mo at 3% chances na gaganda buhay mo. Susugal ka ba? Now, the choice is yours. Guys, you can never cross ocean kung hindi mo kayang iwanan yung islang kinalalagyan mo. Kailangan mo magkaroon ng guts, mag-take ng risk. Kung para sa'yo hindi barya ang halaga mo, then bakit ka nag-aalaw na tinatanggap mo na tinatanggap yung baryang sinisweldo sa'yo? Guys, itong survey na to, ginawa to hindi sa Philippines. This survey na to, ginawa to sa United States. What more dito sa Pilipinas? Kaya mag-isip-isip po muna kayo, tanongin nyo sarili nyo. Ang masama pa dito, pag nagkamali ka, hindi ka naman pwedeng ulit. Pag 60 years old ka na, pwede ba, Lord? Isa pa, ulit-ulit ako sa 20 years old, tatry ulit ako ng ibang opportunity. You cannot do that. Sa networking, may tinatawag na 4 years. 4 years plan. Ano yung 4 years plan? Kung hindi ka magiging mayaman, napakayaman mo pag ginawa mo ng 4 na taon ng tuloy-tuloy ang pag-networking. This is already a proven system, even sa akin po. Talagang mga pagsabi ako, yung 4 years plan ay napakatotoo. Unang-una, hindi ako matalino sa loob ng school. Pangalawa, ako po'y laging nasa principal office. Ibig sabihin, hindi nga maganda ang tingin nila sa akin nung high school ako, sabi nila, hindi na makakagraduate ng college. Makukulong ako. Makakapatay ako or ako mapapatay. Ganun po ang tingin nila sa akin. Kasi nga, ang tigas ng ulo ko, na akala ko masama din yun. Kasi yun ang tingin sa akin natin ng teacher ko eh. Pero ibig sabihin pala nun, you have your own decision. I'm not that kind of person na always thinking inside the box. Ako yung tipong tao, sabi nga, di ba parang ganito yan eh. Pag maliit ang kumot, matutong? Eh para sa akin, bakit ka mamamaluktot kung pwede kang bumili ng bagong kumot? Di ba, bakit mo papahirapan ang sarili yung matulog na maliit eh kung pwede kang humilata? Eh wala kaming pera. Eh di yung dalawa mong kumot, tahiin mo. Di ba malaki pa rin yun? Now in short, nung nakita ko to, ito talaga pinaka-nag-ano sa'yo. Graduate po ako ng computer engineer. Pero after ko pong graduate, hindi na po ako nag-try ng work. Okay, now. Kaya nyo pa ba? Yes! Believe naman ako sa inyo. Okay. Nasaan na yung eraser ko? Ay, thank you. Now, dito tayo ng konti sa mga attitude. Ano yung mga dapat nyong gawin? Para kayo mag-succeed sa ganitong business. Okay? Number one. Okay lang ba kayo? Okay, number one, attitude. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Guys, huwag nyong maghanap kayo ng external motivation. Dapat ang kailangan nyong hanapin is the internal. Itong attitude na to, sabi nga namin, pag binilang mo to sa alphabet, dito ako magugulat. Bakit? Ang A, that is 1. Ang 20, ang T, ilan man T? 21, 20? Ilan? 21. Tama ba? 20? 20. Ang I? 9. Ilan ba? K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T. Tama. 9. T is 20. Ang U? 21. 4. 5. Now, pag inadapt mo to lahat, ilan? Ano yung point ko, guys? It doesn't matter who you are.
doesn't matter if you're graduate or not. It doesn't matter kung ito black sheep sa family mo, kung sino ka man. Ang end of the day, you can still learn kung anong napag-aaralan namin ngayon. Kung ano man meron kami ngayon, kaya mo siyang matutunan. Bakit? End of the day, tulungan niyo ako. Ano ang ugali na meron ang lahat ng tao na successful? Ano po? Lahat ng tao successful, madamot? I doubt it. Kung madaan, para Henry si successful, madamot ba siya? Yung dami niya binibigyan ng work. Anong tingin niya? Open-minded. Okay. Ano pa? Vision. Sige, tulungan niya para mabilis tayo. Ano ba? Hardworking. Ano pa? Risk taker. Sige, gawin lang natin itong sampo. Creative. Ano pa? Discipline. Ano? Committed. Discipline. Ano pa? Responsible. Sige, yung mga idol nyo successful, ano pa mga attitude na meron sila? Consistent. Optimistic. Optimistic. Ang focus. Risk taker. Ah, meron na. Ano pa? Discipline. Sige, isa na lang. Ano pa? Obedient. Loyal. Loyal, focus. Halos the same. Ano pa? Obedient. Humble. Consistent. Perseverance. Parang sa Dota to. Okay, now. Ito na lang. Tingin nyo sa inyo, ilan ang meron kayo nito? Isa? Dalawa? Tatlo? Apat? Now, gusto nyo ba magkaroon nito? Yes! Seryoso, gusto nyo? Yes! Maraming nagtatanong sa akin, what is my secret? Bakit ako naging successful ng ganito, guys? Kung magkakaroon ka lahat ng ganito, tingin nyo, magiging successful ba kayo sa Englobal? Yes! Hindi ko marinig eh. Kung magkakaroon ba lahat kayo nito, tingin nyo, magiging successful ba kayo sa Englobal? Yes! Alam nyo ba na lahat kayo meron na nito? When we were a child, lahat ng to meron tayo. Pag tinanong mo ang bata, anong gusto mong pangarap mo, ang bilis niya sabihin. Pag ang bata, tinapon mo sa ere, pag nasa ere na, pagbagsak niya, naka-smile pa rin. Risk taker siya. Ang bata, napaka-focus niya. Why? Pag ang bata nagugutom, anong gagawin? Iiyak. Pag yung bata nagugutom, tapos bigla mong nilapitan at inhele mo, anong gagawin niya? Iiyak pa rin dahil, nagugutom siya eh. What if yung bata, palit mong diaper, pero nagugutom siya, anong gagawin niya? Iiyak pa rin. What if yung bata, pakainin mo, anong gagawin niya? Tahan. Second scenario, yung bata, basang-basa yung diaper, punong-puno na. Anong gagawin niya? Iiyak. Pakainin mo, anong gagawin niya? Iiyak. Ihele mo, anong gagawin niya? Iiyak. Palitan mo diaper, anong gagawin niya? Guys, yung bata, hindi marunong magsalita. Pero lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Why? Because he will never stop. Hindi siya titigil, guguluhin na niya lahat ng tao sa bahay na yan. Wah! Pag hindi mo binigay, kayo kawawa lahat. Guys, that is one of the most important attitude na meron tayo na tinanggal natin. Habang lumalaki tayo, ang daming reason natin natutunan. Bakit hindi ka nagsasucceed? Kasi parang ganito sa networking, gusto ko apply niyo maman, grabe! Na-reject, kaya ko pa-apply, grabe! Na-reject ulit, apply, nauna na kasi sila. Makita mo, ang dami na lang reason. Nauna, parang may iba kong downline. Ah, wala pa kaming center kasi dito, eh, hindi kayo makaataw. Nung nagka-center naman, hindi pa rin umaataw. Guys, we can have all the stories we want na bakit hindi ka kailangan magiging successful. Pero lahat na naging successful dito, mas malala pa ang pinagdaanan sa inyo. Then bakit sila naging successful? Because they chose to become successful.
Sabi ko nga lagi, may effort ang pagiging mayaman. Totoo, pero may effort din ang pagiging mahirap. Anong effort ng pagiging mayaman? Dapat aayusin mo buhay mo. Dapat nag-learn ka. Dapat nakakapaikot ka ng mga positive na tao. Anong effort ng mahirap? Dapat huwag mong susolusyonan problema mo. Pag may problema ka, magreklamo ka lang, magreklamo. Di ba effort yun? Anong mas madali? Solusyonan mo o magreklamo ka na magreklamo? Parang ganito, gusto mo ng sandwich. Anong mas madali? Kumuha ka ng tinapay, lagyan mo ng palaman, kainin mo, or bumili ka, or nandyan sa harapan mo yung mesa, gusto ko ng sandwich, di ba? Mas mabilis mo, gumawa ka ng paraan. Ang mahirap, grabing effort nila, ano yun? Kahit ang hirap na ng buhay nila, wala pa silang ginawa pagbabago, kailangan sila laging nanonood ng soap opera. Habang nanonood sila, lalo nilang ginajustify yung sarili nila na maganda maging mahirap, maganda maging mahirap, maganda maging mahirap. Bakit? Dahil sa TV, sa soap opera, ang mahirap laging bida. Ang mayaman laging masama ang ugali. Kaya syempre, sino ba naman ang gusto maging kontrabida? Syempre, lahat tayo gusto natin maging bida. Kaya habang nanonood ka ng soap opera, subconsciously, binibigyan ka niya ng message na maging mahirap ka. Di mo may kasabihan pa nga kung sino daw yung mahirap, yun ang mahal ni Lord? Di ba, unfair na mayaman pala? Hindi. Di mo, parang malabo naman yun. Kung pag end of the day, hindi naman importante yung actually kung anong meron sa'yo. Kaya lang, ang tanong lang dun, kung gusto mo yung mangyaring pagbabago sa'yo, kaya naman eh. Now, ano ang point ko, guys? If you can still learn to go back kung sino ka noon, mas magiging successful ka, don't ever grow up. Growing up is a trap. Bumalik ka sa pagiging bata, matuto kang laging nakasmile. Ang bata, ultimo bato, napaglalaroan niya, nag-i-enjoy siya. Ikaw minsan, may cellphone ka na, marami ka ng sapatos, hindi ka marunong maging masaya. Guys, paano to babalik? Alalahanin, kasi tayo, ang naging problema sa atin, nung pinanganak ka, may namili ng pangalan para sa'yo. Nung lumalaki ka, may culture ka na nakasanayan. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na yan ang culture mo, yan ang tama. Nagkataon lang na yan ang nakalakihan mo. Lagi ko ang sinasabi, nagtanong ka ba sa kutsara at tinidor, tinanong mo sila bakit sila ginagamit mo, bakit hindi chopstick? Pero pag nasa Chinese ka naman, chopstick ginagamit ko. Kasalanan ba ng Chinese kung nag-chopstick? Hindi, yun din ang nakasanayan nila. Now, meron na nga ako sa'yo. Ito, passion. Number one, pinanganak ka, may nagbigay ng pangalan. Number two, may nagbigay ng culture. Number three, kung anong religion ng parents mo, normally, yun din ang religion mo. Number four, meron mga teacher. Guys, hindi po ako nag-focus or nagtuturo po ng tao. Ang minimum ko po yung school education system natin. Marami pa mga teacher na nagsasabi sa atin na kami ang bahala sa inyo, sundin nyo lang kami, magiging maganda buhay nyo. Kailangan nyo pag-aralan lahat na tinuturo namin kasi pag pinag-aralan nyo, automatic magiging successful kayo sa buhay. Kaya, gulat ako bilang dumili doon. Ngayon, nagkakaya lang guys, ganito yon. For me, it sounds funny. Nung nag-aaral tayo, alam nyo ba na ang daming ginibap natin? Ako, number one na ginibap ko nung nag-aaral ako. Ang sarap maging masaya. Nung nag-aral ka, nalulungkot ka. Bakit? Kailangan pumasok. Ang sarap matulog. Kailangan mo gumising. Hindi ka pa inaantok, matulog ka na. Bakit? Para kumising ka. Ito pinakamalala. Dapat memorize mo lahat ng subject simula umaga hanggang hapon. Di ba torture yun? Bakit? Yung teacher nga natin, di nga nila memorize lahat ng subject. Di ba kada subject, ibang teacher natin, history, math, di ba iba-iba? Eh sila nga hindi nila ma-memorize lahat. Bakit tayo pinapamemorize nila lahat? Now, ang point ko dun guys, if makakabalik kayo dito, isa pa, gusto nyo bang maging happy? Yes! Gusto nyo bang bumata na mas effective pa compared sa perfect white at white light? Yes! Number one, don't celebrate your birthday. Kasi pag sinelebrate mo ang birthday mo, parang sinasabi mo sa sarili mo, tumanda ka na naman ng isang taon. Nagyaya ka pa ng mga kaibigan mo, yung mga kaibigan mo, inattract din nila sabay-sabay, ay tumanda na naman siya. Okay? Now, ito pa ang pinaka malupit doon. Guys, if someone asking you kung ilang taon ka na, don't mention your age kung kinakasama ng buhay mo yon. Di ba minsan, pag ilang taon ka na, pag nag-40 above ka na, di ba parang ang hirap banggitin? Hindi gumawa ka ng sarili mong kalendaryo. Ilang taon ka na? 23A.
Next year, ilan taon ka na? 23B. O di, bakit ganun ang edad mo? Eh, I have my own calendar. Di ba? At least masaya ka. Di ba, bakit mo papalungkutin ang sarili mo sa mga, sabi nga nila, sa, mas maganda na nga minsan na, parang hindi totoo, at least masaya ka. Kesa naman totoo, according sa kanila, pero malungkot ka naman. End of the day, may, nag-invento lang naman ang calendar. Ang dami ang klaseng calendar, hindi naman lang yung Juliet. Now, ang point ko guys, ibalik nyo lang to. This is one of my pinaka-sikreto sa buhay. Masaya lang ako sa lahat na nangyayari sa akin. Okay? Now, dito sa attitude na to, bibigyan ko na lang kayo ng isang kwento. Para at least, mas normally kasi ako nung nag-network, ito yung pinaka-gusto ng mga kwento. Okay, meron isang boatman. Itong boatman na to, bigla magkaroon siya ng customer ng isang teacher. Sabi ng teacher, boatman, pupunta ako ng kabilang isla. Magkano ba bayad? Di nag-compute na sila, okay na. Di habang papalit na sila, papunta na sila ng isang isla, yung teacher walang magawa. Naisipin niya tanongin yung boatman. Boatman, do you know how to speak English? Eh, siyempre, boatman lang naman. Sabi ng boatman, sabi nung teacher, don't you know you lose 1/4 of your life because you don't know how to speak English? Di biglang talagang kinabahan yung boatman kasi ang tagal niyang nabubuhay sa mundo, ngayon lang niya nalaman na 1/4 ng buhay niya wala na. Di, sagwan lang ng sagwan na napapaisip yung boatman, ganun pala. Maya-maya, nagtanong niya naman yung teacher. Boatman, do you know anything about science? Di lalong kinabahan yung boatman. Sabi ng boatman, no. Tapos sabi nung teacher, don't you know you lose 1/4 of your life? Ilan na lahat? Kalahati na ng buhay niya. Grabe talaga yung kaba na ng boatman. Kaya binibilisan na niya kasi sabi para makarating agad ng kabilang isla. Baka ano pa tanongin? Eto na naman yung teacher. Mr. Boatman, do you know what is science? Di lalo kinabahan na naman yung ano. Okay, now, inulit na naman niya. In short, pag sobrang bilis ng boatman kasasagwan, tumaob. Nakatama sila sa iceberg. Okay? Now, pagtaob, di siyempre lumubog. Yung boatman ang ginagawa. Ganun-ganun lang siya. Yung teacher, sabi yung teacher, help! Di talaga hindi pala marunong lumang yung teacher. Eh, sabi nung boatman, teacher, do you know how to swim? Sabi naman nung teacher, no, I don't know how to swim. Help me. Sabi ng boatman, therefore, you lose 1/2 of your life. Now, ano yung point nun, guys? Sometimes sa networking, marami po kaming nai-encounter na gano'n.